the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. 7:42 on the clock, Friday morning. At ito na po ang isa pang nagpapasigla sa araw ng ating mga senior citizens. Pastor Jeff Eliscopides, good morning! Good morning, Ted at Cha! At good morning kay Tatay Totoy Guanyo na in love pala ngayon. Good morning! O, diba? Mamaya batiin natin yung crush ni Tatay Totoy Guanyo. Sabi nga dito yeah, na kita din na, Manong Ted, oo daw, baka daw dapat gumawa ka na ng Facebook account. Tignan mo naman si Tatay Totoy at 84 years old, nagka-love life. Bakit ka naangko ba? Ibang klase talaga. We all need love in this world. Sapat na daw yung pagmamahal ko para sa kanya. Hindi na niya kailangan maghanap pa ng iba. Pero Pastor, medyo cloudy ang iyong ano ha, camera. Nasa ibang ano ka ba, bahay ka ngayon? Nasa labas ako, nasa SLEX ako ngayon. I have pastoral duty. Mm-hmm. So I'm on my way. Kaya medyo nag-stopover lang ako sa isang gasoline station para makapagkape. Yeah. Okay. Alam mo, napapanahon yung mga station na yan ha, sa mga panahong ito ng Kwaresma. Ito na. Oh. Yan ang panahon sa panahon ng Kwaresma. Sa ating pong pagkakaroon ng Pasang Krus, kayo po'y humimpil sa lahat ng istasyon. Ted, sabi kasi ni Grace, huwag mong tipirin yung sarili mo. Kumain ka sa isang mamahaling lugar. So, kumain ako sa gasolinahan. Ay talaga. Batingin ko lang si Attorney Tio Delfin na sukid din po ng ating programa. Sabi niya, dapat daw po si Putin ay hindi binay-baby dahil baka mag-ala Hitler. Yun ang kanyang pananaw po sa usapin na ito. Anyway, sige po. So, we pray for, kasama po sa ating panalangin po, ang pandaigdigang kapayapaan. Peace. Alright. Sige. So, Brad Jeff, go ahead. Sige. Bago mawalan pa ako ng internet, talaga Ted at siya, kailangan talaga na, yung sinuggest nga ni Professor kanina, kailangan talaga ng ceasefire dyan sa parte ng Russia at Ukraine na yan. I can just imagine, Brad Ted, ano, kung gaano kahirap matulog sa panig ng mga taga Ukrainian. Ano? Kasi parang anytime mabobomba yung lugar mo, di ba? And I don't know, maaaring hindi po gera katulad ng Russia at Ukraine ang pinagdadaanan natin, pero sino sa inyo mahirap matulog sa gabi? Ang dami nating iniintindi. Maaaring nga hindi gerang physical, pero baka gerang emotional, mental, I don't know, maybe relational, may gera kayong mag-asawa, magbiyanan, di ba? Sa marriage, sa parenting, ang daming pwedeng war na pagdaanan natin na magdudulot sa atin ng hindi, alam yan, hindi makatulog sa gabi. Somebody once said nga, Brad Ted, you can buy bed but not sleep, tama? Kahit gaano kalaki yung, ano ba to, yung yate mo, katulad na sinasabi mong kay paring Roman, kahit na ilang billion niya, pwede hindi siya makatulog ngayon kung naka-freeze ang mga assets mo and all. You can buy a house but not a home. And makaka-relate tayo ngayon dito sa buhay ni Haring David. Kasi kung mayroon isang taong maraming pinagdaanan mula pa nung nagpapastol siya ng tupa hanggang naging hari siya, hanggang pagtanda niya, pag nabasa niyo yung buhay ni David, nakaranas po siya ng sangkatutak na gyera. Hindi lang po physical na gyera, emotional, relational and all. But he was able to sleep at night. Okay, in fact, ang sarap ng tulog niya. Tingnan natin ano ang sikreto na to si Haring David. Seth, pakita mo, mga awit 4:08, talking about Chillax Friday tayo ngayon. Sabi niya, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. At ito sikreto niya, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Ulitin ko po, ang ganda kasi no, sa mga nasa radyo na sinusulat yung ating verse. Mga awit 4:08, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Ted, simple lang si David. Yung circumstances niya maaaring hindi maiba, pero yung pananaw niya, yung perspective niya, ibang-iba talaga. He trusts in two things, in the presence and power of his Father in heaven. Presence and power. Di ba mahimbing ang tulog ng bata pag alam niya na nandiyan lang yung tatay ko sa tabi ko. Na-imagine ko yung mga anak ko nung maliliit, gustong-gusto na tutulog dyan ni Jeanine sa kinikili ko eh. Gusto-gusto niya amoy ng kinikili ko eh. So parang basta na niya si daddy, okay na ako. Yung presensya ko, hindi nga ako ganun ka-powerful eh. But my presence alone will give her so much confidence na matulog. Kaya tanong ko lang po before we end, kapag ba pinikit natin ang ating mata pagkagabi,
inaatang po ba natin sa ating Ama sa Langit ang bukas? O hindi ka makatulog kasi dami mong iniisip, ang dami mong plano, ang dami mong tinitingnang solusyon, yung ginawa ko ba kanina, mag-workout ba bukas? Or we can sleep well at night knowing that the one who holds the future is in our midst, yung presensya niya, and is powerful enough to take care of us. Again, mga awit 4:8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa assurance mo na ang aming paghimbing sa gabi ay hindi nakasalalay sa aming sariling power. In fact, pag natulog kami, wala na kaming power. Anytime, pwede kaming mamatay, atakihin, masunog ang bahay, lumindol. Napakaraming variables and circumstances na maaaring magdala sa amin sa panganib. And yet, we trust tomorrow, Lord God, because you hold tomorrow. Salamat po, Panginoon, sa binibigay mo sa aming confidence to sleep well at night because yung presensya mo at yung power mo ay available sa aming mga anak mo. Salamat po sa buhay ni David at sa kanyang example na he can sleep well at night because he trusted everything to you. In Jesus' name, amen. 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 Lord, muli po, alagaan niyo po ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa amin. Si Brad Jeff, salamat po sa kanyang panahon na binibigay po sa aming programa. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Lord, thank you sa lahat ng biyaya na inyong pinagkakaloob po sa amin. Mahal na Panginoon, give us peace. Give the world amen. Peace. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Alright, so Brad, tonight meron ka ba? O talagang wala ka ng yes. Friday event? Meron? Meron. Maganda, Ted. Go ahead. How to build strong marriage. Ang aking guest po ay ang aking mga kaibigan, si Bernard at Ivy Marquez. Pag-uusapan po namin paano patibayin ang ating mga marriages. Mamaya pong alas 8 yan sa pastorjeff.ph lang po kayo magpunta. Dadali na po kayo sa mga YouTube at Facebook channels. Mamayang alas 8 ng gabi. Sa mga married at sa mga singles, heads up sa inyo to kung gusto nyo pang mag-asawa o hindi na. Okay. So, Tatay Totoy. Tatay Totoy, manood ko kayo yan. Tatay Totoy. Okay, speaking of Tatay Totoy, ang pangalan pala nitong nakakausap ni Tatay Totoy ngayon na nagpapasaya sa kanya ay si Nanay Erlinda Mendoza. Nanay Erlinda, good morning po Nanay. Ha? Mga suki natin to, mga seniors. Opo, good morning po, Mama Del Macaranda. Good morning, Mama Del. Good morning to you. And kay Ninang Tinamon Sompalma. And kay Maring Helen Lim. At Edward Lim. Kay Ma'am Aida Chua. And advance happy birthday po naman kay Ginoong Jaime Chua on April 5. Yun. Yan. Okay. So Brad, have a safe trip. Si Consul Joe. Consul Joe. Si Consul Asad. Joe Asad. Okay, Consul Joe. Paborito ka nun, Brad. Sige. Okay. Alright. Ted, cha, enjoy the rest of the weekend. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Take care, Brad Jeff, serving the people. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.